Kapag niyub-yub na ng alo ng inyong barko, kumapit ka na sa mga pwede mong kapitan. Dahil tinitiyak ko na tutumba ka lalong-lalo na kung hindi ka nakahanda. Ihanda ang inyong mga tenga mga kamis mo at ihanda nyo na rin ang inyong mga mata sa panunood. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga kinakatakutan ng mga seaman sa barko. Huwag na natin patagalin to. Let's go! Halos karamihan sa ating mga kabaro na sumasakay sa barko ay naranasan na ang mga matitinding alon sa dagat. Lalong-lalo na kung ang barkong sinasakyan nila ay hindi kalakihan. Dahil ang maliliit na barko mga kamismo ay kayang yugyugin ng mga maliliit na alon. Hindi katulad ng capsize na barko na kayang makipagsabayan sa katamtamang laking mga alon sa dagat. Pero syempre, dumidepende pa rin ito sa klima. Dahil minsan kahit gaano pa kalaki ang inyong barko, kung sobrang sama naman ng panahon ay paniguradong mararanasan nyo ang ipapakita kong video sa inyo. Itong clinometer namin ay minimal waves pa lang ang kanyang nare-reading. Kung titingin ka mismo sa angle arrow ay aakalain mo na simpleng alon lang. Pero ang totoo niyan mga kamismo, kaya nang magpagalaw niyan ng baso sa lamesa, mga upuan at plato. E paano pa kaya kung ganito kalakas mga kamismo? Ang alon na ito ay mahigit sa 20 feet ang taas at kaya nitong sumira ng parte ng barko. Sobrang lakas ng impact niyan mga kamismo. Ang footage na yan ay sa West African Sea. Kung gusto nyong mapanood ang kabuuang video ay search nyo lang ang deep sea. Mas mainam nga mga kamismo na panonoorin nyo ang video na to. Para sa mga aspiring na seaman o sa mga nangangarap na maging seaman, upang magkaroon kayo ng konting idea kung ano nga ba talaga ang buhay ng mga seaman dito sa barko. Dahil kung ako ang tatanungin mga kamismo, ayaw kong maranasan at hindi ko pinangarap ang malalaking alon na yan. Dahil yung mga kasalukuyang pinapakita kong video sa inyo mga kamismo ay sobrang nakakahilo na. Lalong-lalo na kung kayo ay wala sa kondisyon. Ang barko kong sinasakyan ay bulk carrier. Ang gross tonnage nito ay 51,950. At ang overall size nito ay 240 meters. Sobrang laki na nito mga kamismo kung ikukumpara sa dati kong sinakyan nung nasa Inter-Island pa lang ako. 68 times ang pagitan dahil nasa 750 gross tonnage lang yon. Nagpapasalamat pa nga ako dyan mga kamismo dahil kargado kami. Dahil kung wala kaming kargada, yung 12 na nare-reading ng aming clinometer ay baka umabot pa ng 15 hanggang sa mag 20. Pero syempre, pag ganyan lang ang sitwasyon mga kamismo ay hindi na pinagtatrabaho ang mga kasamahan nating taga-kubyerta sa labas. Dahil napakadelikado mga kamismo, dahil ang tubig dagat ay pumapasok na sa aming barko. Katulad ng nasa video. Dahil kung natsyempo na naglalakad ka sa area na yan, ay paniguradong kinain ka na ng dagat. Minimal pa naman yon kung tutuusin. Dahil kung ihigupin ka ng dagat, ay may railings naman na haharang pabalik. Kung suswertihin at hindi ganun kalakas ang impact. Ang problema, papaano kung ganito nakalakas? Sa sobrang lakas ng impact niyan mga kamismo, ay paniguradong kung sino man tamaan niya na ihahampas sa mga bakal sa paligid. At maaari na ding higupin ng dagat kung sino man ang taong nandyan palabas ng barko. May nakwento nga sa akin dati na ang kabaro daw natin ay nataong gumagawa sa pupa. Hindi naman daw ganon kalakas ang alon noon. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto ay pinasok na ng napakalaking alon ang likuran ng barko na naging dahilan upang higupin siya palabas. Pero mabuti na lang talaga at swinerte ang ating kabaro at binalik siya ng alon sa dagat. Subalit nagkaroon siya ng mga bali sa katawan, sanhi ng malakas na alon na tumama sa kanya. At alam ko din mga kamismo na yung ibang nanonood sa atin ngayon ay mayroong mga nakatagong karanasan sa barko. Panigurado ay mas matitindi pa ang mga naranasan nila. I-share nyo lang mga kamismo at nakanda akong basahin lahat yan dahil panigurado alam ko na may kapupulutang aral kung paano makaiwas sa mga ganitong trahedya. I-comment nyo lang sa baba ng aking video mga kamismo. Ito ay paalala sa ating mga kabaro, lalong-lalo na sa mga nangangarap na maging isang seaman.
Walang masama sa pagtanggi ng mga utos sa ating mga superior, mga kamismo, lalong-lalo na sa ganitong mga sitwasyon. Kaya mas mainam na tignan maigi bago kayo lumabas ng akomodasyon. Dahil ang equivalent ng unsafe condition plus unsafe act ay equals sa accident. Hindi ko ginawa ang video na ito, mga kamismo, para i-discourage o takutin ng mga aspiring na seaman. Ginawa ko to upang magkaroon ng ideya ang ating mga kabaro at sa mga susunod pang generasyon ng mga seaman. Dahil sa pagbabarko, ang number one priority ay ang ating kaligtasan. At kung kayo ay makaranas ng mas matindi pa dito, ay huwag kayong magpanik. Maging handa lang kayo at laging manalangin. Tanggalin nyo sa isip nyo ang pagtaob ng barko. Dahil hindi ito makakatulong sa inyo. Dahil lagi nyong tatandaan na ang pinaka-safe na lugar ay walang iba kundi ang inyong barko. Pero huwag kayong mag-alala, mga kamismo, dahil high-tech na ngayon. Dahil nadidetect na at kaya nang iwasan ng mga bagyo sa gitna ng karagatan. Katulad ng ginawa naming pag-iwas ngayon sa bagyo. Pero ramdam pa rin ang hagupit ng lakas ng hangin. Kaya sa mga nag-aakalang napakasarap maging seaman dyan, na kesyo ang lalaki daw ng sahod at ang sasarap daw ng buhay, ang hindi ninyo alam na kada hampas ng alon sa aming barko, kada tulo ng pawis sa aming buong katawan, pati itlog boss basa. What? At kada oras at araw na hindi namin kapiling ang aming mga pamilya ay kasindami ng alon sa dagat ang pagsabi namin ng last na to at ihinto na kami sa pagbabarko. Pag nakaipon na ako, di na ako sasampa. Last na talaga to, magbi-business na ako pagbaba. Pero ang ending, sakay pa din ang sakay. Dahil na din sa kagustuhan naming mabigyan ng magandang buhay ang aming mga mahal sa buhay. Ngayon alam nyo na. Kaya yung mga chismoso at chismosa dyan, itigil nyo na yan! Pinatawa ko lang kayo, mga kamismo. Biro lang yun. At dahil mayroong mga natural disaster, katulad ng mga typhoon, lagi nyong tatandaan na there is a rainbow after all. Ako nga po pala ulit, si El mismo, ang inyong kamismo. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-release na video. Hanggang dito na lang, mga kamismo. Hanggang sa muli. Bye-bye!